Sound check. Welcome back guys sa ating channel, Stock Play. At bago natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa PSE, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipress na din ang notification bell para palagi kayong mananotify at ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So simulan na natin guys. So number one pick natin for stock trending is dito. So sa part na to, yes, ayan, so tignan natin guys. So for now, ayan, so titignan lang natin sa weekly chart. So mabilisan lang tayo ngayon guys. So for dito sa weekly chart, kung titignan natin, malapit na ulit si dito sa resistance, ano? So meron tayo ditong mga touches. So ito yung first, second, and here sa part na to, malapit na dito guys, ano? Kaya possible pa nga na makapanik si dito. Okay, around here sa 7 pesos area, ano? So dito yun, 7.2. Yan, so kaya pa. 7.2 to 7.3 pesos. And sa part na to, ayan, so meron ba tayong nakikita? Ayan. So from here, sa moving averages natin, we have here the 50-day moving average and si 200-day moving average. At kung iche-check natin, so sabi ko dati, magkalapit lang si 50-day at 200-day moving average. So there's a possibility pa rin na kahit siya ay nag-bearish crossover, still pwedeng lumiko pataas. So parang ganun guys yung mangyayari dito kay dito. So yun nga lang, so palaisipan to, no? Palaisipan, ayun, palaisipan to. So bakit? Kasi malapit na nga dito sa resistance. So tignan natin kung magbe-breakout dito. At once guys na mag-breakout dito yan, boom. So grabe guys, no? So magre-retest na siya for eto. Ayan, sa kanyang all-time high noong 2018. So around 8.6 pesos. Ayan, so tignan natin guys kung makakapanik dito. At i-check natin yung kanyang mga indicators. So based dito sa RSI, so ang value niya is around 84, ano? At kung papansinin natin yung trend natin dito, ayun, so nabasag. So ito yung first, second rejection, and third is nabasag guys. Ayun, so nakapanik pa siya. And based dito, ayun, sa previous highs niya rito, SRSI, ayun, so nag-breakout pa siya rito guys, 2016, so 80. Tapos dito guys, ayan, ito yung pinaka-top niya, no? So si RSI is umabot ng 91. Okay, around here. So this one, ayan, so possible pa na makaakyat to, no? So ang next target natin dito is this one. Ayan, sa part na to, around 86. Okay, based dito sa RSI. Then dito kay MACD, okay, so pataas pa rin, higher high sa histogram, right? So pataas, then wala pa tayong lower high. So sa part na to, possible pa na tumaas, no? Pero take note guys, once na magkaroon to ng, or mag-print out na to ng lower high sa part na to, so meaning possible trend reversal na kay dito. Okay? So since wala pa naman, kaya still possible pa rin na siya ay umangat, no? Then sa OBV natin, so same lang din, all-time high, pataas ng pataas yung demand guys. Then for daily chart, ayan, so i-check natin sa daily chart. So from weekly, sa higher time frame, bababa tayo sa lower time frame. So ito yun, si daily chart. So kung papansinin natin dito, ayan,
nasa taas si dito. Ayan, sa kanyang cloud. So, ito yung cloud. Tapos, siya ay nasa taas niyan. So, meaning, yung trend natin right now kay dito is bullish talaga. No? And sa part na to, sa moving average, so, i-check natin. Ano? So, we have here, nung September 11. So, we have here a bullish crossover sa 100-day and 200-day moving average. So, sa part na to, kung ikaw ay nakaabang rito or nakabili ka rito, okay, around here, nung nag-crossover to, so, may profit ka na na. Ayan. So, almost 100%. Okay? Then, i-check natin yung kanyang RSI. So, right now, nasa 91 na siya rito. So, overhype na to guys. Ano? Ayan. Tapos, i-check natin kung meron tayo makikita dito sa left side. Ayan, so, medyo naglalag yung aking laptop. Alright. So, sa part na to, ayan, inabot pa niya yung ano dito. 93. Ayan. Pero, right now, nasa 92. Ayun, so nasa 92 pa lang tayo. Kaya possible pa nga na umangat. Okay? So tignan natin kung hanggang saan to aabot kasi sabi ko nga overdue na to, no? Sa daily chart based dito sa RSI. So wala naman siguro stock na pataas ng pataas, no? Hanggang dito sa 105 area. So, tignan natin kung hanggang saan siya pupunta. Pero based dito guys, possible pa nga eh. Ayan, so bakit? So, based dito sa MACD, sa kanyang histogram, wala pa siyang lower high. Like nung sa weekly chart, no? So, pataas ng pataas, higher high. So, bullish, no? And kung titignan natin si MACD line, so, itong blue line na to at si red line, si signal line, is nagda-diverge. So, meaning naghihiwalay. So, yung trend natin kay dito is bullish pa din naman. Okay? So, possible pa na isa pa. No, isa pang chicken joy ito. Pataas. Okay? So, this one, si dito parang may pakpak, no? Lumilipad, guys. Ayan. So, tignan natin kung lilipad pa siya talaga. And dito sa OBB, okay, wala na tayong masasabi dito sa volume. Eh, kasi grabe yun. Since noong September 30, ay wala pa tayong ano dito. Pullback. So, delikado to. No? Super haba. Oh. Diba? So, sa part na to, pagkabiglang binuhusan yan, yun ang delikado. So, bakit? Kasi magkikrehate siya ng lower high dito sa histogram natin. Ayan. So, tignan natin guys, ano? Kasi pag pumasok kayo ngayon, hype na. Talagang hype na guys, no? And next natin is si C. Ayan. So, search natin C. Okay. So, based dito sa daily chart. Ayan, so, mag-daily chart na lang tayo. No? Kasi baka umabot ng 2 hours eh. Ayan, so, medyo pagod. Si Idol. Alright, sa part na to, kung titignan natin. So, ang ating resistance right now is here sa part na to. Sa 6.45 pesos. Malapit dito guys. Okay, around here. Right? Kasi meron tayong confluence. So, based dito sa ating uptrend line. Okay. So, ayan yung kanyang trend. Pataas guys, no? Pataas siya. Ayan, no? Right? Pataas. So, we have first, second, third, fourth, and fifth. Okay. So, right now,
nasa resistance na siya, CC. So ang support natin dito, ayan, so i-check natin. Nasaan ang support? So around here. Okay, malapit dito, guys. Sa 5.9 pesos. Right? Then yung ating susunod is medyo mababa na. Ayan, i-check natin ano. So around here sa 5.5 pesos. So i-drag natin to. Okay, around here sa 5.5 pesos. So dun, guys, yung abangan natin ano. Tapos sa moving average, so ano yung nakikita natin? Wow. This is good, no? Bakit wow? Kasi si 200 day moving average at si 50 day moving average, yung blue line na to, guys, is naglalapit. As well si green line, si 100 day moving average. So once, guys, na nagkaroon to ng golden cross or bullish crossover na tinatawag, so meaning talagang uptrend tayo, guys, dito. So sa part na to, possible this one is first wave, first, tapos second wave, so possible ito yung third, right? Tapos consolidation ng konti, ayan. Pero sa part na to, possible pa din naman na makaakyat eh. Okay? Dito sa ating third wave. So, tignan natin bukas kung magbe-breakout or magpo-pullback na siya. So, burahin natin. So, bakit? So, based dito, ayan sa kanyang RSI, overbought na yun. So, grabe, guys, ano? Nasa 90 na siya. Dito sa daily chart si RSI. So FOMO na yan, guys, pagka pumasok ka. So yung iba kasing nababasa ko sa mga Facebook groups, so sinasabi, uy, basher lang yan, ganun. Kasi di nakabili sa mababa. So sa part na to, ayan, sa mga videos natin kasi, so pinapakita natin yung talagang galawan, ano? Both bullish and bearish scenario. So sa part na to, so bonus to lang kung tataas pa. Kasi overbought na, guys, si RSI. Okay? So tingnan natin kung merong ayan. So wala pa naman siyang ano, no? Bearish divergence. Ayan, pero may trend. Ayan, no? So may trend, no? First, second, and third. So sa first, bagsak. Sa second, bagsak. And sa part na to, what do you think? Since overbought na siya. So kung tataas pa yan, de good. Para sa mga nakabili sa baba. So what if, kung bibili ka rito at biglang nag-pullback ng grabe, yun lang, ano? Sa lugi na. So take note, guys, overbought na tayo. Ang hinihintay na lang natin is yung judgment dito kay histogram. So once, guys, na nag-print out na to ng lower high sa part na to kay histogram, so meaning possible mag-pullback na tayo, no? So pullback na to, guys. Pagka meron siyang or nagkaroon na ng lower high dito kay histogram. Then per OBV, ayan, so grabe, guys, ano? Tayong-tayo, guys. Tayong-tayo siya, oh, 'di ba? So almost 90 degrees. Grabe. CC, no? So talaga nag-breakout siya sa part na 'to. So ito yung kanya all-time high. Right? So grabe. So once, guys, na mag-pullback 'to, grabe din, no? Kasi wala pa 'tong ano, oh. Wala pang pullback, guys, since noong September 21 pa. Kaya pagka pumasok ka dyan ngayon, since overbought na tayo, naku po. Delikado, guys, ano? So mahirap nang maipit ngayon sa stock market. Then, next natin is now.
So sa mga daily chart na lang tayo. Ayan. Para cool lang ang usapan natin. Ayan. Okay. Right. And sa part na to, ayan, K-Now. So bakit ba merong ano dito? Ayan. So sa part na to kay now, nasa resistance na siya. Ayan o. Diba? Ayan. So nasa resistance na siya guys. So ito yung first. First. Second. Third. Fourth. Fifth. And sixth. Okay. So magkadikit. So kung magbe-breakout guys, ang next target price na natin for now is around 5 pesos. Malapit dito guys sa may red box natin sa taas. So kung i-zoom natin yan, zoom, zoom, zoom. Ayan. So dito guys, around here. So bakit? Meron tayong confluent sa ating cloud. As well sa mga candles na nag-touch dito sa red box natin. So ito yung first, tapos ayan, second. Then third, ito. Yung confluence natin sa ating cloud. Pero kung papansinin natin, bullish to, no? So bakit? Nasa taas ng cloud. Yun. Then kung siya naman ay mare-reject, so possible saan tayo hihinto dito. So hanapin natin, ano? Okay, so around here, possible. Sa 3.75 pesos. So, kung buburahin natin to kasi medyo makapal eh. So, this red box guys is based sa weekly chart. Kaya kung papansinin nyo, medyo makapal. Ayan, pag pinalat natin niya sa weekly chart, ninipis yan. No? Since nag, ano tayo, zoom tayo. Ayan. So, sa part na to, okay, around here, 3.75. Ayan, pasensya na kayo, medyo malabo na mata ko, no? Pero di ako nagsasalamin, guys. Ayan. So, medyo malabo pa lang naman yung mata, pero nakakakita pa rin. Okay, so, okay. Around here. Dito. Ayan. So, we have here series of touches. So, ito yung first. Second. Tapos, sumama pa yung mga cloud natin. Ayun, no? Third, tapos ito pa. Fourth, tapos fifth. And i-zoom natin, ano? Parang may gap up eh. Gap up. Ayun, so may gap up nga rito guys. Gap up. So kung magse-sell off yan, sinaw. So dito ang support. Okay, around here sa 3.7 to 3.75 pesos. Then from here, okay, so tignan natin, ano? So, overbought na ulit. So, twice nang nag-overbought. At nag-create ng lower high. So, sa ngayon, siya ay lower high. Ayan, pero tignan natin, ano, kung talagang lower high to or tataas pa. Kasi pagka siya ay na-reject na guys, so meaning lower high na yan. Lower high, tapos ating price action is, okay, higher high. So meaning bearish divergence, so possible, no? So tignan natin kung tataas pa or magpupullback mo siya. Ayan, so tignan natin. Then based dito sa ating MACD, so pataas pa ang histogram natin eh, 'di ba? Pataas pa. So once guys na magkaroon na 'to na lower high, delikado na. Okay? Kaya kung bibili kayo, mag-isip-isip na kayo guys, no? Kung kayo ay bibili or hindi. So hindi ko sinasabi na huwag kayong bumili, hindi ko rin sinasabi na bumili kayo. So sa lahat ng videos natin, magiging neutral tayo. So, sasabihin natin kung ano yung pinapahiwatig ng ating mga indicators and ng ating chart. And sa part na to,
So we have here volume. Ayan. Okay, sa volume, ayan, okay. So, nasa resistance tayo ngayon right now. So, ito yung first touch, second touch, third, and fourth. So, sa part na to, pagka nag-break out, good. No? But, kung siya ay mare-reject, so, ang punta niyan is around here. Ayan. So, dito guys, ang punta niyan. Sinaw. Dito. Okay. So, this is for now. So, next natin is si IDC. So, check natin si IDC. Ayan. So, sa part na to kay IDC, yan, so nag-breakout dito sa 200-day moving average, so meaning bullish, no? Pero dapat, yung mga bulls is ma-defend nila to, no? Or ma-depensahan nila yung pagiging bullish ni IDC kasi nag-close na siya rito sa taas ng 200-day moving average. So, pagka yung isang stock is nag-close above the 200-day moving average, so meaning possible uptrend na talaga siya. So sa part na to, bullish, ano? So from here 2.41, tapos nag-spike, so almost 20%. So grabe guys, take note, 1 day lang to, ano? Ayan. And right now, kung titignan natin, so nasa resistance na siya. So bakit? So ito yun, ano? First touch, tapos meron tayong confluence with the cloud. So may flat line dito guys. Then yung next target natin, if magbe-breakout si IDC, is around here sa 3.3 pesos. Ayan. Okay, malapit dito guys, ano? Sa 3.2 pesos. 3.2 to 3.3 pesos. Malapit dun guys. And take note guys, ayan, so ito pa pala, no? Si 50-day moving average at si 100-day moving average, paflip na papataas. So meaning, malapit na siyang magkaroon ng golden cross. Good. Pero sa part na to kay RSI, so siya ay overbought. Ayan, pagka overbought na, hindi na magandang bilhin to. FOMO na yan guys, no? Kaya dapat, para paminimize natin yung ating risk and to maximize our profit, so syempre bibili tayo pagka oversold. So right now, what do you think? So overbought na to. Okay. So anytime pwede na mag-take profit yung mga big players sa stock market. Then for MACD, so grabe guys, ano, talagang bulusok yung mga top trending stocks ngayon. Ayun, no? Biglang angat, no? So, nag-diverge yung ating MACD line sa signal line. So, grabe guys. Bullish na bullish. So, yun nga lang, pagka biglang binuhusan yan, so, may iyak na lang yung mga nakabili sa taas. So, take note guys. Hindi natin pinagtatawanan, ano, no? So, sinasabi natin kung ano yung possible na mangyari dito kay IDC. Ayan. And sa part na to kay OBV, ayan, so ito siya. Meron ba? Ayan. So malapit na mag-breakout dito sa ano niya, no? Sa all-time high niya. Okay, so almost nasa resistance na to guys. Ayan. So take note, pagka nag-breakout, the good, no? Pero pagka binuhusan yan, so baka dito na bumagsak yan. Around here. Okay. Ayan. So overbought na rito ha, sa RSI. Next natin is IDC MM.
So for MM naman, so tignan natin si MM. Si MM guys. So for Mary Mart, so right now, ayan, so may trend tayo. Still sideways pa rin to si Mary Mart sa daily chart. And kung titignan natin kanina, medyo umangat, pero medyo mahaba yung wick sa taas, no? So meaning marami nag-take profit doon. Ayun, no? Medyo mahaba yung wick. So sa part na to, if ever natataas, pwede nating i-target to. Dito guys, kay around here sa 3.3 pesos. Dito guys, malapit dito, no? Yan, kasi meron tayong trend. So ito yung first, second, third and possible dito. Ayan, so 3.3 to 3.4 pesos. Tapos yung support natin, ito siya, no? So ito yung first, second, tapos third, fourth, fifth. And kung siya ay bababa pa, so possible dito, no? Sa 3 pesos, malapit dito guys. Ayan. Then sa RSI natin, ayan, so meron pa rin tayong overhead resistance dito eh. Ayan sa part na to, no? Uy, nahati. Ayan. So ito yung first, second, and possible dito third. So tignan natin kung magbe-breakout sa part na to, no? And kung i-check natin sa horizontal resistance, meron ba? So meron dito guys. Yan. So tignan natin kung makakapanik, no? Si MM. Ayan. So still ano pa rin to? Downtrend, series of lower highs. Ayan. And sa part na to, ito kasi yung hinihintay nating mag-crossover eh. Baka kasi biglang pumutok rin, ano? Ayun. Baka biglang pumutok guys. Kasi nagkikreate na siya ng higher low dito. So i-zoom nga natin. So i-zoom natin. Ayan. So nung zoom natin, malapit na guys. So from negative to positive, possible, no? As well, yung ating MACD at signal line is nagko-converge. So tignan natin kung biglang puputok to pataas si MM, no? Then dito sa ating OBV, OBV, ayan, so nasa resistance tayo right now. If mag-breakout, so dito na yan. Dito siya aakyat. So kung hindi, so syempre babalik dito yan or even dito. Yan, kasi may trend tayo dito sa part na to. So ito yung first, second touch, and possible dito. If ever na magiging bearish, no? Sa MM. Dito guys, bearish, then breakout if bullish sa part na to. So next natin is oy ABS. Ano nangyari dito? So tignan natin sa daily chart kung ano nangyari, no? Ayun, yun naman pala. So grabe, kaya pala nagtrending guys. Bakit? Boom. So may pumasok dito, no? Na big player. So pinush yung price from 7 point something to 10.5. So susukatin natin yan. So almost 44%. So grabe guys, no? 44%. So unlucky guys, no? And sa part na to, so medyo hindi kasi kita dito sa daily chart. Tingnan natin, baka may resistance dito sa weekly chart. So based dito sa weekly chart, ayun, kita. Kita nyo ba? Ayan o. Kung titignan natin dito sa weekly chart, eto na siya.
na-hit na guys, ano? Okay, around here sa 10 point something yung ating resistance dito kay ABS. So sa part na to, malaki kasi yung ano niya, yung kanyang gap down, ano? So from here sa 13 pesos tapos biglang bumagsak dito sa 10 pesos. So sa part na to, okay, naging bearish ano sa ABS since hindi na renew yung ano nila franchise. Pero right now, so there's a hype kay ABS. Okay? So pinush. Pinush through upside, pero possible pang umangat to, no? Based dito sa daily chart. So ang possible target price na natin bukas is here. If siya ay maipupush pa upside. Okay, around 11.5 pesos. So meron tayo dito confluence sa ating moving average, si 100 day moving average at si cloud. So we have here flat line, no? And kung titignan natin dito sa RSI natin, so overbought na rin to. So biglang pinasukan, no? So from here biglang bulusok, guys. So ayan, so delikado to, no? Ayan. Hype na yan, guys. So, syempre, pagka tumaas, sabihin nyo, uy, tama ako. So, what if kung maging bearish? Kung biglang binuhusan. Kasi pagka kasi overbought na, hindi natin alam kung hanggang saan yung itataas niyan. Kaya delikado, guys, no? Then, sa ating histogram, kung titignan natin, so, from lower high, yung trend, tapos biglang nag-higher high. Ayan sa part na to. So, biglang lumiko. Sa halip na mag-bearish crossover, biglang nag-diverge. No? Biglang naghiwalay si MACD line at si signal line. So, tignan natin kung masusustain pa yan. And from here, still bearish pa rin. No? And so, based dito, still bearish pa rin. Series of lower highs pa rin siya rito based sa kanyang volume. And next natin is AR. AR. Ayan, so tignan natin. Silipin natin to si AR. So may trend to eh. Meron ba? Nasa weekly chart ata. So check natin, ano? Ayun, pababa siya, guys, no? Pero sa daily chart na lang tayo tumingin. Ayan. So sa part na to, kay daily chart, kung titignan natin, still bearish pa rin si AR. Right? And kung idadrag natin to, okay, so tignan natin yung trend, ano? So almost ganyan yung trend niya. Pababa. Downtrend, guys, no? Ayun, no? So pababa siya, guys. So this one is bearish, no? Kasi wala sa support, eh. So bibili lang tayo pag nasa support or nasa trend. So ang trend na to is downtrend. So possible siya ay malaglag dito. Okay, sa part na to, around 0.7, ano? 0.6. If hindi siya makakapanik dito sa ating 50-day and 100-day moving average. So, ito guys yung magiging resistance niya. Okay, so around 0.009 or hanggang 0.0010. Then, i-check natin kay RSI. So, bearish, guys. Series of lower highs. So, we have a double touch here, ano? Double tap, tapos sell off. So, sa part na to, meron tayong trend. So, ito'y first, second,
third and possible dito, guys. Third, tapos fourth dito. Okay? Then for MACD, ayan, so from positive, nag-flip sa negative. So, nag-crossover, guys. Bearish crossover. So, this one, pagka nag-create ng lower low, yun ang delikado. No? The AR. Ayan. So, sa volume din, pababa yung trend. Lower highs. Ayan na, pababa. So, meaning bearish. No? So, next natin is IRC. So, last two na, guys. IRC. Ayan. So, base dito. So, nag-push din, ano? We have here. So, pinush din to upside. So, we have 1%. So, from here. So, almost 15%. Okay, so, di na masama. And sa part na to, nasa resistance na siya. Right? Nasa resistance na siya. So, burahin natin to. Medyo makapal kasi dito sa daily chart. So, sa part na to, ayan. So, our next target natin is around 1.45 to 1.48. Dito, guys. 1.45 to 1.48. So, around here, sa part na to. Tama ba? Ayan pala, sa 1.4. Tapos, yung target natin is around here. Dito, guys. Ay, wait. So, nahatak siya. Ay, ba't ba ganun? Yeah. Around here. Ayan. So, malapit dito, no? Sa 1.48. Ayan, kung titignan natin. So, kung sa ID makakapanik, ayan, so, babalik dito yan. Sa 1.3. Okay, around here. Ayan, no? 1.3. Or pagka nag-breakout, so ito na yung next target natin, around 1.48. And kung titignan natin, so malapit nang mag-crossover or golden cross si 200-day moving average at si 100-day moving average. And kung titignan natin, fresh na fresh yung breakout natin dito kay or yung crossover natin kay 200-day moving average at 50-day moving average. So, this one is bullish. And sa part na to, so, ayan, parang cup pattern siya. No? Right here, cup pattern. Diba? Cup pattern, pero parang meron ditong handle, ano? Ayan. So, pwede rin to inverse head and shoulder pattern, no? Breakout. So, ang magiging neckline natin is around 1.3 pesos. Ayan. So, from here, ayan. So, nagkikreate na siya ng ano eh. Bearish divergence, ano? Pababa yung ating RSI, pero hindi pa naman definite na ano to, no? Na bearish divergence kasi possible pa nga na umakyat. So, for now, siya ay bearish divergence muna, no? Possible bearish divergence. Then, dito sa part na to, higher high. Right? So, kung siya ay magkakaroon ng bearish candle bukas, so, possible yun na nga. Bearish divergence nga yung nakita natin. No? Pero sa part na to, ayan, so tignan natin kung masusustain to, no? Kasi nag-ano siya, crossover dito eh. Crossover, guys. From negative to positive. Ayun, no? Nag-flip, guys, no? Kaya tignan natin kung magkakaroon ng higher high bukas. Ayan. So, let's see.
Then kay OBB, fresh breakout. Ayan. So ito yung previous high niya, no? Noong September 10. So medyo may katagalan na din. Pero right now, siya ay nag-breakout na ron sa part na yan. Next natin, IRC, ayan, COL, last. COL. So, tignan natin si COL. Right. So, sa part na to kay COL, so, bullish, ano? Nasa taas ng cloud, tapos, yung ating arrangement is 50-day moving average, si 100-day moving average, and si 200-day moving average. So, meaning uptrend tayo guys right now kay COL. And kung titignan natin, so anong pattern to? Para siyang cup pattern, no? Cup pattern or yan. So, pwede rin kasi siyang ano eh. Ayan. May parang ganyan, ano? So, this one is ascending triangle. So, pwede natin siyang interpret as cup pattern or ascending triangle. So, once guys na mag-breakout dito yan, so, possible, didiretso pa yung pataas. Okay, so, tignan natin. And for now, so, nagkikreate siya ng higher low at higher high sa part na to. Kaya possible pa nga guys, no, na siya ay umakyat upside. Okay. And from here kay MACD, so nag-flip na naman pataas. Okay. So tignan natin ano kasi based dito sa kanyang histogram, kung i-zoom natin 'yan. Ayun, so nag-flip from negative to positive, ayun, no, super liit. No? Super liit, guys. Ayun, no? So, tignan natin kung masusustain na, no? So, dapat mag-create to bukas ng higher high. Ayan. And last, eto. Yung kanyang volume, guys, no? Ayan. So, sa part na to, fresh breakout din kay volume. Ayan. So, dito guys. Around here. Tapos, meron pa tayo dito. Ayan. Okay. So, this one is bullish. Kung titignan natin si COL. So, yun lang siguro for this video. Salamat sa pakikinig. Bye-bye.